ได้ดาคามิเตยุงมังมังฮัปุกมังบาวันมังบอยมังปาดิปารันมังฟิลิปปินส์ para sa pagdamila walang pinagkaiba nung panahon na meron pang military bases agreement dito sa ating bansa. Sa katunayan po, hindi pa man yan, pinipirmahan nila ang itsura po ng Pilipinas para na rin pong panahon ng base militar. Nung isang araw po, naroon kami, makasama sa Gabriela, sa malapit po doon sa flag, dating military base sa flag sa Angeles, Pampanga. Yung dati po, maliit na kali na Prince Avenue, gamit ng mga militar na American noon eksklusibo para sa kanila. Ngayon po, doble, triple, quadruple ang inilaki. Pagkahaba-haba ng kali, pagkarami-rami mga bars, pagkarami-rami mga putahan, libo-libo mga kababayan natin ang pupunta para sa mga Amerikano. Meron pa mga advertise doon. Kita-kita po namin mga offering ng mga bar, military appreciation discount, i-presentan yung ID ng mga militar na Amerikano. Makakakuha sila ng hanggang 20% ng discount. So, kung paano nakakita, ganito ang nangyayari sa ating pong bayan. Kung panahon ng batas ng base militar, mahigit 3,000 mga kaso ng rape, sexual na mga abuso sa mga kababaihan, sa mga bata, pinakabata pa nga ilang buwan pa lang, mga sanggol. Isa doon pa lang usahan sa mga hayop ng militar na Amerika na yan. Dumating ang Missing Persons Agreement. Narinig ko ngayon ang Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ano po ang makikita natin pagkakaiba kung hindi po paglalaka ng kalagayan ng mamamayan ng kababaihan Pilipino? Hindi na lang sa flag ng Subic, pero sa kahit saan lugar sa Pilipinas, kahit saan hapo ng militar pwedeng gamitin, hindi po nalalayo. Makita natin ang bayan natin Pilipinas, bayan ng mga layo at sa militar.